الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam bilang pagpapatuloy po sa ating Arabic classes para po sa mga baguhan. No? Sa ngayon ay umabot po tayo ng 8 episode, bali ito po ay pangsiyam. Opo, pangsiyam. Ang pangsiyam po na ating episode ay patungkol po sa tinatawag ng mga mad, no? Mad-alib, mad-iya, at mad-waw. Yung unang nakaraan natin po na pag-aralan ay mga bawil, no? Na kung saan hindi naman na long bawil pong tawag, kundi short bawil. Okay. Patha, kasra, dom. Okay, sa ngayon, ang ipapakita po natin ay ang mga mad, no? Na binubuo sa tatlo, alib, ya, at saka waw. At kapag may litra, no, kahit anong litra, tapos makita po natin yung kasunod na litra ay yung mad-alib, mad-ya o wow, ito po ay pinapahaba po natin doon. Kumbaga, nagbibigay tayo ng prolong na isang haraka o di kaya dalawang haraka po. Okay? So, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang tatandaan po natin ay ano yung kumbaga mga mad na ipapakita po natin. At kung paano natin banggitin, bigkasin, yun pa rin ang ating kumbaga tatandaan. Opo. So, magsisimula na po tayo sa tinatawag na kung saan na sa mad alip, no? Tapos mad iya, tapos madwaw. Opo. Okay? Una po yung tinatawag na binabasa natin, no? Tandaan po natin yung mga litra na ipapakita po natin pag may bawil, babasahin natin kung ano yung bawil na nakalagay. Pero pagdating doon sa mga mad, opo, ganun din babasahin natin sa tamang pagbasa na kung saan mayroong mad. Sa una po, halimbawa yung mina. So, naglagay tayo ng mad alib dyan, di ba? Mad alib. Kaya yung alib dyan ay tinatawag na mad alib. Kaya pinapahaba po dyan, may prolong kumbaga. Kaya pag binasa po natin yan, amina. Yun. Pag binasa mo amina, mali kasi nawalan ng sesa yung alib doon. O, nawalan ng sesa yung alib. Okay. Pangalawang halimbawa, yung Rafiko. Yan. Rafiko. Ibig sabihin yung ra tapos may alib. Yung Rafiko. Yan. Pangatlong halimbawa ay La'iba. La'iba. Ibig sabihin la tapos may mad alib. Kaya magpupromo tayo doon sa la'iba. Pag binasa la'iba, nawawala yung alib. Diba? La'iba. Okay. Next, yung thalitho. Thalitho. Tingnan po natin yung mga pinapakita natin sa taas dyan kasi yan ang mga halimbawa. Thalitho. Okay, next. Pareko. 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 Diba? May mga ano po. So, yan po ang tinatawag ng mga mad-alim. Opo. Doon tayo nagpapahaba sa kung saan yung mad. Okay. Dito po tayo na tinatawag na madya. Okay, madya. Halimbawa, badila. Badila. Yung ya dyan, opo, yan ang tinatawag na madya. Bali yung di, doon po natin pahabay. Badila. Ayan. Mali kung badila. Badila. Okay. Next, pangalawa, kabina. Kabina. So, ano na, di ba? Napakadali mo, kabina. Okay, pangatlo, ba'ida. Ba'ida, yan. Atlo yan. Okay, pang-apat, muzila. Muzila. Muzila, okay. Pang-lima ay, ano po? Pang-lima ay, saki, sakila.
Sakina. Ayan. Opo. So, bali, at least meron tayong naibigay ng mga halimbawa ng madya. Kung tawagin, may prolong, sinutukoy nila nung bawal po yan. Okay. Ngayon, doon naman tayo sa wow. Na mad wow. Okay, mad wow. Okay, halimbawa, yung puto-ra. Yan. Puto-ra. Ibig sabihin, may mad doon sa to. Kasi yung wow, ang kasunod. Okay. Pangalawa, yung tinatawag na nu-ra. Nu-ra. Yan. Okay. Pangatlo ay, suhu-ra. Suhu-ra. Yan. Okay. Panglima, pangapat ay, usu-usu-ha. Usu-ha. Yan. Okay. So, panglima ay, tinatawag na kuno. Kuno. Yan. Kuno. So, madaling sabi mga kapatid namin sa pananampalataya ng Islam. Kung kabisado po natin ang Arabic alphabet, ito yung mga nauna ating napag-aralan, pag mayroon tayong nakita ng mga mad, no? Yung nga, hindi natin na, kumbaga, gawing walang saysay, kundi ibigay po natin yung tama. Halimbawa, yung gagawin natin may kahabaan po. Katulad po ng ating mga ibinigay na halimbawa. So, para po maging madali po sa atin, ulit-ulitin po natin to. Itong video ng sa ganun ay ano po, makatulong sa atin bilang bagong nag-aaral sa Arabic alphabet. Abangan niyo po, inshallah, isusunod po natin yung sukun. Sukun, no? Na hindi naman patha, hindi kasra, hindi utama. Okay po. So, nawa po ay makatulong sa atin itong may